Ito ang tinatawag na cuboid house sa Albay. Dinisenyo para sa malalakas na bagyo at mainit na panahon. Kwento ng taga-Albay na cuboid house designer na si Hil Bien, naisip niya ito dahil madalas daanan ng bagyo ang Bicol. Walang mga kanto ang maladome na cuboid house, kaya naman hindi ito matitinag ng bagyo. Pagtag-init naman, ang adjustable ventilation nito sa gitna ang sagot para lumamig sa loob ng bahay. Pwede namin i-widen up yung, ano, yung ventilation sa taas. Kasi yun naman talaga yung, ano, yun naman talaga yung jet field, no? Yung ano, hot air pumunta sana sa labas, sa taas. Katuwang ni Bia na nagdisenyo ng cuboid house ang kanyang anak na si Renzo. Malaki aniya ang pagkakaiba ng temperatura sa loob at labas ng bahay batay sa mga inilagay nilang thermohygrometer. Inside being cooler, so normally get around 30 to 32 or 33, around their normal data inside. And outdoors, it's usually 41, 42. Bukod sa mga tirahan, pwede rin gamitin ang disenyo sa mga silid-aralan. Patented na mga disenyong ito ayon kay Bien. Sa Naga City, Camarinasoy naman, may solusyon ang Bicolano engineer na si Dexter De Castro sa mga nais mabawasan ang init sa loob ng bahay, gusali at iba pang istruktura. Pwedeng ihalo sa pintura o coating ang naimbento niyang thermal insulating powder. 30 to 60% anya ang posibleng mabawas sa temperatura sa loob ng istruktura. 2018 nang madiskubre ni Engineer De Castro na pwede pala itong gawin sa pamamagitan ng pagdurog at pagproseso ng ceramic clay o white clay. Nakuha niyang ideya ng imbensyong ito sa Space Shuttle ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ang ginagamit nilang pagpa-slowdown ng Space Shuttle is friction para bumagal. Pero ang problema lang noon, talagang umiinit, bumabaga yung cover ng Space Shuttle. So, yun yung problema nila noon. So, ginamitan nila ng pre-crack ceramic tiles para yung tao sa loob ng Space Shuttle hindi masunog. Ayon kay De Castro, mas epektibo kung nasa 200 grams na naturang powder ang ihahalo sa kada litro ng gagamiting pintura o coating. Pinoproseso na sa Intellectual Property Office of the Philippines ang pagrehistro ng patent ng produkto sa kanyang pangalan. Bukas naman si Bien na makipag-collaborate sa kapwa Bicolanong si De Castro para mas epektibong mapakinabangan ng marami ang kanilang mga gawa. Irene Perol, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,